ano ba tong sales funnel at ano ang mga dapat nyong malaman tungkol dito? Kumubo kayo ng business online, ang may encounter nyo na pinakapopular na marketing strategy ay itong sales funnel. So, importante sa mga digital marketing business ang sales kasi ang sales ang nagbibigay sa kanila ng tubo o yung profit nila. Siyempre, sa lahat ng business meron yan. So, paano gumagana itong sales funnel? Kumukuha sila ng sales lead. Ang sales lead na yan ay yung data na nag-identify sa isang potential buyer ng product o service. So, hindi pa sila buyer, potential buyer pa lang sila. Kumbaga, may potential sila na bumili ng product o service mo. So, kaya tinawag na sales funnel kasi para siyang embudo. Yung design niya para siyang embudo na triangle na pabaliktad. So, yung leads o yung potential buyer nila pumupunta dun sa isang landing page o squeeze page na tinatawag. So, sa landing page na to o squeeze page na to, isang web page lang siya na may email capture. So, kadalasan ginagamit nila dito ay click funnels para gumawa ng squeeze page na to at kasabay niya yung MailChimp. So, yung MailChimp yung kumukuha ng email, yung click funnels, yun yung gumagawa ng isang page kung saan nandun yung sales copy o sales letter ng company. Andun na yung pitch nila, nandun na yung mga kung bakit dapat mong bilhin tong product na to, ganyan-ganyan, nandun sa landing page. So, pagkatapos nilang mapunta dun sa landing page, nakuha mo na yung email nila, papadaanin ka nila sa kanilang sales funnel. Ang sales funnel kinoconsist ng top, middle, at bottom na mga section. Ang goal ng isang sales funnel ay makuha yung isang potential buyer, potential customer, padaanin dun sa sales funnel hanggang sa makumbinsi mo siya na bumili ng produkto o yung mga service mo. So, explain natin ang bawat section. So, yung top o yung pinakataas na section ng sales funnel, ang tinatawag na awareness section. Baga, nagbibigay ka lang ng awareness sa mga tao na meron kang brand na to o meron kang service na to. At yung pumapasok dyan sa unang stage ng sales funnel ay mga tinatawag na malalamig o cold customers. Kumbaga, aware na sila sa product mo pero hindi pa nila gustong bumili. Aware lang sila na meron kang produkto na ganito, may service na ganito, pero hindi pa sila kumbinsido na gusto nilang bumili. Yan yung nandun sa unang section, yung cold traffic na tinatawag. So, kung bababa tayo ng isang section dito sa warm, dito yung mga customers natin ay medyo umiinit na. So, nagkaka-interest na sila dun sa product o service na ino-offer natin. So, para makapunta ka dun sa warm, yung mga cold customers, kukunin mo muna yung email nila. Kapag nakuha mo na yung email nila, papadalhan mo sila ng mga newsletter o follow-up na sequence. Galing dun sa MailChimp, bibigyan mo sila ng mga information about the product, bibigyan mo sila ng mga tips about dun sa product para maging warm sila. So kapag warm na sila, meron silang idea na dun sa product na binibenta mo. At ito na, potential na siya na bumili sa'yo. Pababa ng pababa po yan yung sales funnel natin. Parang embudo yan. Sinasala natin yung mga customer hanggang sa bumili sila ng produkto mo. Pagdating natin doon sa hot, ito na yung mga hot customers o tinatawag na buying customers. So yung konting kalabit mo lang bibili na yan. Binigyan mo lang sila ng konting sales pitch na, uy, bumili ka ng product ko. Bibili na agad yan. Kasi yun yung mga customers na hot na yung mga may init na, sila yung mga buyer. So, dun sa cold traffic, dun sa mga leads mo, hindi sila papasok muna sa cold tas warm sa hot. Yung ibang customer hot agad, bibili na agad sila. Yung ibang customer warm, yung ibang customer wala talagang pakialam dun sa product mo. So, ang ginagawa nitong marketing na to, muna mo na email mo, papatagalin muna nila, bibigyan ka nila ng information gamit yung email, ini-email ka nila, para magkaroon ka ng information dun sa product. Mabibigyan ka nila ng mga tips, mga blog post para may mabasa ka tungkol dun sa product nila para maging warm ka. Tapos bibigyan ka nila ng mga sales pitch para bumili ka na ng mga product nila. Magnando na kasi sa hot yung customer mo o init na bumili ng produkto yung customer mo. Madali na yon, konting kalabit mo lang, konting sales pitch lang, bibili na agad siya ng produkto mo. So ganyan yan. Sasalain mo, idadaan mo sila sa process ng sales funnel para masala mo yung mga customers, sino ba talaga yung bibili,
Yung mga hot customers na bibili na talaga, sila yung kausapin mo sa email or sa chat para bumili ng produkto mo. So ganun yung ginagawa ng mga digital marketers para makakuha sila ng customers. Pinapadaan nila sa sales funnel. Ito example lang, isang random blog post na nakita ko lang to. Meron siyang email capture. So ito yung email capture niya. Kung mapansin nyo, meron siya nakalagay na get first chapter of my best-selling book, I will teach you to be rich for free. So kadalasan itong mga email capture na to, meron silang lead magnet na tinatawag. So yung lead magnet na yon, kadalasan mga free items yon, e-book, isang page ng isang chapter, mga ganun, basta mga libre, kapalit ng email mo. So ang kapalit niyan, email mo. May entice ka kasi libre daw eh. Libre pala yan eh. Akin na yan. Bibigay ko na yung email ko para makuha ko yan. So, pagka nilagay mo yung email mo dyan, pasok ka na agad dun sa funnel niya. So, itetesting natin tong funnel na to para magbigay ng example sa inyo. Lalagay natin yung email natin. So, lagay natin. Yan. Book me up. Makita nyo, meron pang ganyan-ganyan. No? Confirmation email. Go to your inbox and click the confirmation link. I just emailed you. Sige. Ito. Confirm your request. Confirm natin. Tapos yan, pasok ka na dun sa ano niya. Pasok ka na dun sa sales funnel niya. So yan, ito yung lead magnet niya. Pagka nag-sign up ka, gamit yung email mo, meron siyang libreng binibigay sa'yo. So, libreng chapter to nung libro niya. So, yan. Madadownload mo siya. Pero, hindi mo alam, pasok ka na dun sa list niya, email list niya, o sales funnel niya. Linggo-linggo, papadalan ka na ng mga emails katulad nito. Hanggang sa bumili ka na nung isang buong libro na niya. So, yan ang marketing technique ng mga digital marketers ngayon. Sana nakadagdag ng kaalaman sa iyo itong video na to. At marami ka natutunan sa sales funnel at digital marketing. So hanggang dito na muna. Salamat sa panonood. Project Great Life Solutions.